Hello there! Rise and shine, everyone! Dahil handog namin sa inyo, isa na namang inspirational episode, puno ng negosyo advices and ideas. Sa simula ng negosyo, age doesn't matter. As long as marunong ka magbasa, magsulat, at may baon na pangarap. Gaya nila Captain Barbel at Darna, may hidden powers din ang mga negosyante. Ano kaya ito? Malalaman niyo yan sa aming pagbabalik maya-maya. Palalaman natin kung paano patakbuhin ang isang Filipino grocery business na may access sa buong mundo. Let's mix science and business. It looks complicated, but I think the success story of Biomart Incorporated will prove me otherwise. So guys, huwag kayong aalis dahil I'm sure marami kayong mamimiss. Ako po si Gladys Reyes Somero. Ito ang All You Bigger, Better, and Brighter, number one negosyo partner on TV. Go negosyo, kaya mo! Walang pinipiling edad ang pagnenegosyo. Nagsisimula ang lahat sa isang pangarap. At sa pangarap na ito, nabubuo ang negosyo mindset. Malaking tulong at maganda, sa, lalo na sa kapaligiran natin at sa community natin, kung ang mga bata, marunong na rin silang mag-business. Kahit maliliit na business or let's say maliliit na concept na maaari nilang maitulong sa mga parents nila. Sino mag-aakala na sa loob ng apat na sulok ng classroom, magbubunga ang imagination at creativity? Dalawang bagay na magdadala ng isang negosyo. At the early age talaga, medyo minumulat na namin yung mga bata sa iba't ibang uri ng negosyo na maaari nilang kahiligan o pasukin. Like for example, tinuturuan namin sila dito ng mga paggawa ng soap na pwede nilang gawing negosyo. Or hindi lang yon, maging sa larangan din ng fish culture, mga ganyan at iba pa. Since painter ang parents ko at yung buong family, ang tatay ko ay naghanap ng isang lugar na mapagpipintahan. At somewhere sa dulo ng Rizal, may nakita silang isang place na talagang suitable for painting talaga. At nagtayo siya ng studio doon. Doon naranasan nila yung hirap ng buhay, na yung mga kapitbahay talagang nagsasanla ng lupa or ibinebenta yung lupa para lang mapag-aral yung mga anak. And since ang family talagang nagbibigay ng scholarship grants kung sino man manalo sa on-the-spot painting contest before, naisipan nila, bakit di tayo magtayo ng school? Hindi lamang isang scholar matutulungan, kundi mas maraming scholars. Na-inspire lang po ako doon sa mother ko. Actually, ito yung ikinabuhay namin at saka yung pinagpaaral sa akin. So, through that, no, since pinagturo po ako, naging interesado kasi ako doon sa mga ginagawa niyang livelihood sa community namin. So, nung matuto ako noon, gusto ko na rin ituro sa mga bata. At the same time, yun nga, ini-instill ko sa kanila na hindi lahat ng pagkakataon eh may kaya ang magulang magpaaral sa inyo, mapagtapos kayo, no? So, at least kung halimbawa darating sa ang panahon na hindi na kayanin ng magulang ninyo na magpaaral, lalo na sa private school, at least matuto kayo kung paano maghanap buhay, paano magnegosyo. Tapos nung nag-start nga po yung Young Entrepreneurs Club, sumali na po ako agad, di ko na po siya pinalampas. Gusto ko na pong matuto pa po ng maraming mga gagawin, mga bagay, products para ma-apply ko po sa pangkabuhayan, maging pangkabuhayan na source of income ko po. So, every week po, nagkasagawa kami ng mga livelihood activities, no? Tuwan-tuwa naman sila. Actually, pagka mga ganito activities, mga practical activities, no? Lahat ng mga bata enjoy na enjoy sa paggawa. Lalo-lalo na yun nga, naibibenta or pag nakabili sila sa, tapos pinapakita nila sa parents nila, mami, gawa namin yan. So, ito yung something na kinatutuwa ng bata, no? Something na nagiging proud sila, no? Dahil sa sila mismo yung gumawa nun. Tsaka, kumbaga, itong mga products na to sa supermarket mo lang makikita, pero
yun, tuwan-tuwa sila pag nalaman nila na kaya rin pala namin gumawa, mami, kahit maliliit lang kami. So I think malaking impact din to sa ating community, lalo na sa ating economy. Kapag dumating yung time na sila na yung nadoon, at least yung framework nila o yung background nila, meron silang magandang pundasyon, meron silang magandang background na natutunan. Ayan. Bago tayo pumunta sa usapang negosyo, let's talk about superheroes. Siyempre, nandiyan si Superman, Batman, Wonder Woman, Darna, Captain Marvel at marami pang iba. Hindi ba hangang-hanga tayo sa superpowers nila? Meron tayong nakakalimutan. Itong everyday superheroes natin. At sila ang mga entrepreneurs. Meron silang power na higit pa sa lakas ni Captain Marvel. At ito ang tinatawag na Power of Persuasion. Ibang salita, ipapakita mo sa client ang isang bagay na sasagot sa kasalukuyang sitwasyon niya at hihigitan mo pa ito. Kapag nahigitan mo ito, ang pangangailangan nagiging kagustuhan. Kumbaga, ang need ay nagiging want. At ito ang sinasabi nilang desire. You need to have the right qualities and characteristics para ma-master mong skill ng paghihikayat sa mga future clients mo. Una, paniniwala. Kinakailangan you believe everything you say. At the same time, pinaninindigan mo siya. Otherwise, sinong maniniwala sa'yo kung ikaw mismo hindi ka panipaniwala? Susunod, habang sinishare mo yung mga beliefs mo, dapat enthusiastic ka. Maraming ibang tao na nakakalimot dito. Kung gusto mong mag-persuade ng tao, the least you could do is be happy about it. Pangatlo, knowledge. Dapat alam mo yung sinasabi mo kahit nakapikit ka. Baka pamutan ng information, statistics, at figures para maging effective ka. Pang-apat ay empathy. Ito yung pakikiramay mo sa nararamdaman ng kausap mo. Isipin mo, ano kaya yung mararamdaman mo kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Hindi ka pwedeng tumutol sa kahinaan niya. And once again, iisipin mo pa rin ang wants at bilang seller, ano kaya yung pwede mong i-offer sa kanya para sa ganon, gumaan ang sitwasyon niya. Persistence. Huwag kang papayag kung sa unang subok pa lang, inayawan ka na. You have to persist and persist. Pero do it nicely, ha? Huwag naman yung up to the point na hinaharas mo na sila. Hindi naman ito magmumukhang negative kung alam na alam mo yung sinasabi mo. Magkaibang-magkaiba ang pagiging persistent at ang pagiging makulit o pagiging istorbo na. Titingnan mo parati ang reaksyon niya dahil kailangan mo rin malaman kung kailan ka titigil. Consistency. Kung gusto mo maging powerful persuader ka, dapat maging consistent ka sa mga statements mo. Sa mga galaw mo, walang naniligaw. Dapat solid. At sa ganon, you show an aura that you mean business. And at the same time, it adds to your credibility. Kung sinabi sa yung tumawag ka after 10 minutes, aba, the most impressive thing to do is call back after 9 minutes. At syempre, energy! Naku, kailangan mo ng energy para maging enthusiastic ka. Sa ganitong paraan, madali namang mape-persuade ang mga tao. All of this actually are about gaining trust and building a good relationship with them. So this make up the entire qualities of a powerful persuader. Paano ba patakbuhin ang isang grocery business na may access sa buong mundo? Tara't alamin natin. First, you have to know the background and the background for the small and medium scale grocery store. Second, you have to check if the product or project is feasible and you have to know the target also. Third, you have to have a skilled person who can do or who can make the project feasible also. So, dapat you have programmers who are skilled in doing e-commerce website. And also, you have to have a background with in terms to payment also. Based on the Sari-Sari Store concept, SariSariStore.com makes the Filipino family's basic household necessities available online. We get the idea from common friends na merong mga family.